Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nasa 2,000 na lang umano ang mga miyembro ng Communist Terrorist Group sa bansa. Inihayag ito ni Armed Forces of the Philippines Deputy Chief of Staff Vice Admiral Romel Anthony Reyes sa budget hearing ng Kongreso. Tugon ito ni Reyes sa pagtatanong ni Zamboanga Sibugay Representative Wilter Palma kung bakit nananatili ang insurgency problem sa bansa. Katwiran ni Reyes, hindi sapat ang armadong paglaban sa mga rebelde dahil nananatili niya ang ugat kung bakit marami ang sumasapi sa New People's Army. Tinukoy nito ang problema sa kahirapan at kamangmangan na kadalasang sinasamantala ng mga rebelde. Tinukoy ni Reyes ang paglikha ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict noong 2019 na siyang tumutugon sa ganitong uri ng mga problema. Hindi na itutuloy ni Vice President Sara Duterte Carpio ang kanyang biyahe sa Amerika para sa isang education summit. Sa isang press briefing, inihayag ng tagapagsalita ng Vice Presidente na si Attorney Reynald Monsayak na nagpasya si VP Sara na ikansela na lang ang biyahe na nakatakda sana sa September 19. Ikinatwira nito na mas pinili ng pangalawang pangulo na huwag sabayan ang pag-alis ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong buwan para dumalo sa United Nations General Assembly. Inatasan ng National Telecommunications Commission o NTC ang mga gumagawa at nagbebenta ng mobile phones na turuan ng users kung paano gamitin ang text blocking features nito. Ito'y matapos ibahagi ng distributors, manufacturers at dealers sa isang industry-wide meeting ng NTC na may features ang kanilang telepono kung saan maaaring i-block ang hindi kilalang phone number at ilipat ito sa spam folders. Sa memorandum na inilabas ng NTC kahapon, iniuutos nitong ituro sa users kung paano i-block ang text mula sa number na wala sa kanilang contact list at kung paano gumawa ng spam folder. Kabilang rin sa order ng NTC na maglagay ng leaflet sa mobile phone package ukol sa text blocking at spam folder, maglagay ng poster sa kanilang pwesto o tindahan at mag-post sa kanilang social media accounts at website ukol sa text blocking. Mandato ng NTC na maipatupad ito 15 araw mula nang ilabas ang memorandum order. Nakabalik na sa bansa si Pinoy Olympian EJ Obiena makalipas ang 3 taon sa Italia. Inilahad ni Obiena na may positibong epekto sa kanyang mental focus ang pagbabalik niya sa national team. Ayon kay Obiena, nais niyang gumawa ng kasaysayan sa larangan ng sports pagkatapos niyang makapagpahinga at maipanalo ang podium kamakailan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.